up mga daddies, and welcome back po ulit sa aming YouTube channel. For today's video mga daddies ay pag-usapan natin yung paulit-ulit na paalala ng SSS para sa mga SSS pensioners natin at SSS members na kung saan nga ay maraming mga nabiktima na SSS pensioners, members at beneficiaries. Pero bago yun, kung bago lang po kayo sa aming channel ay don't forget subscribe, hit mo na rin yung bell para mas updated ka sa mga bagong videos na bata makulit. Like and follow na lang din po ng ating Facebook page, Baby Franchesca Vlogs. So yun, umpisa na natin. So yun na nga mga daddies, ang SSS nga po ay muling nanawagan sa mga miyembro na maging mapagbantay laban sa mga fixers at scammer. Ang Social Security System or SSS ay nagpaalala sa lahat ng miyembro at employer na protektahan ang kanilang personal na impormasyon at maging mapagbantay laban sa mga fixer at scammer kasunod ng dumaraming ulat sa mga insidente ng pandaraya. Kami ay lubos na nababahala sa dumaraming bilang ng mga biktima ng pandaraya na karamihan ay aming mga miyembro. Kaya naman palagi naming pinapaalalahanan sila na huwag tumangkilik sa mga individual na ito. Huwag kailanman ibahagi ang inyong SS number, my.ss logging credential at iba pang personal na impormasyon sa mga individual na nagsasabing sila ay mga empleyado ng SSS. Dahil ang mga ito ay makompromiso at gagamitin sa mga illegal na aktividad. Yan ang pahayag ni SSS President Chief Executive Officer Aurora Ignacio. Nagbabala pa ang SSS sa publiko laban sa pagsali sa Facebook groups na nag-aalok ng tulong sa iba't ibang online transaction na may bayad. Nag-aalok ang SSS ng libreng serbisyo at hindi naniningil mula sa mga miyembro nito maliban sa pagpapalit ng Unified Multipurpose ID Card or UMID. Ang mga pangkat na ito ay itinuturing na illegal at hindi otorisado dahil maaari silang mga data mining account na ginagamit upang kunin ang personal na impormasyon ng isang individual. Inuulit din namin na hindi mananagot ang SSS sa anumang transaksyon kapag napag-alamang nakipagsabwatan ang miyembro sa fixer. Ang gawain ito ay tinuturing ng isang paglabag sa RA 10032 o ang Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Gayun din ang RA 11199 o ang Social Security Act of 2018. Kaya naman, mahigpit naming pinapayuhan ang aming mga miyembro na makipag-ugnayan lamang sa mga lehitimong tauhan ng sangay ng SSS. Bukod dyan, available din ang e-center sa mga sangay ng SSS kung saan maaari silang tulungan ng ating mga member service representative. Ginawa rin naming user-friendly ang my.ss portal at SS mobile app na madali nilang manabigit at magpatuloy sa kanilang mga online transaksyon, dagdag ni Ignacio. Bilang bahagi ng mga hakbangin ng SSS para masupo ang mga illegal na aktibidad na ito, ang mga post at account sa social media ay tinanggal sa pakikipag-ugnayan sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group. Ito ay isang patuloy na operasyon dahil ang mga account na ito ay makikita sa mga social media account. Ang pagpapadala ng inyong mga reklamo ay magbibigay ng kapansin-pansing impormasyon na makakatulong sa mga otoridad na subaybayan ng mga ito. Makatitiyak na paparusahan ng SSS ang mga fixer, scammer na ito para protektahan ang interes ng ating mga miyembro at employer. Pagtatapos ni Ignacio, ang mga concerned citizen at biktima ay maaaring magulat ng mga fixer, scammer sa Special Investigation Department or SID sa pamamagitan ng email na fid@sss.gov.ph at numero ng telepono 02-8924-7370. So yan mga daddies, ang SSS naman po hindi nagkulang ng paalala mula nung magsimula ang pandemic dahil dito nga nag-start na mas palawakin nila ang mga online transaction na kung saan nga ay ginawang opportunity ng mga fixer at scammer na makapangloko ng mga SSS member at the same time yung mga SSS member na mag-a-apply pa lang ng kanilang retirement pension. So sa kakaunting impormasyon na makuha lang nila sa inyo ay mawawala lahat ng mga pinaghirapan nyo. So yun mga daddy, sa dito ko na rin po tatapusin itong mga video na to. Hope na napagbigay ko ng konting tips and ideas regarding sa mahalagang paalala ng SSS sa mga fixers at scammer.
So yun, kung nagustuhan nyo itong video na to, like, share, and comment po, and don't forget to click subscribe, hit mo na rin yung bell para mas-update ka sa mga bagong videos na bata makulit. Like and follow na lang din po ng ating Facebook page, Baby Francesca Vlog.